guys! Welcome to another Moto Feature Saturday. And today is another adventure series! Dahil dito, today, ito na pinaka-highest level ata ng adventure bike na iyong i-upgrade sa iyong buhay. This bike came from the European manufacturer BMW, the GS, R1250! Pinaka-level up na pwede mong gawin sa adventure bikes. Talagang itong BMW R1250, first and foremost, salamat po pala again to Sir Spencer Yu, Sir Hill, and Miss Winda for loaning me this bike at ma-experience ko man lang ang pinaka-level up adventure feels, di ba? This bike kasi actually, as we all know, ito yung ating mga pinapangarap, di ba? Kapag sinasabi nila, end bike. Because, why do they say it's end bike? Because wala ka nang hahanaping iba. It's all here. Yung features, yung mga safety na kailangan mong hanapin while you're riding. Actually, marami akong nakikita naka GS 1250 and I believe most of them when they have that bike, wala na silang iniisip pang pampalit. Probably because they're satisfied already with the bike. They found they're the one. Ika nga nila, diba? Why? The features of this bike, we know na medyo may kamahalan. This model is a 2021 model and ang range ng presyo na is nasa 1.575 million to 1.675 million. Depende na lang if it's the standard or the advanced. Sure. So you know the price, but I can tell you it's all worth it because of the features na ibibigay sa inyo ng bike na to. And later on, I will show you that. At first, why do they call it GS? Diba? GS, Gelandes Strass. German something. Hindi ko lang alam paano pronounce. Pero it means road sport siya. You can really use this for off-road. Kasi I've seen a lot of videos on YouTube na talaga naman ito gamit nila sa mga off-road, bato-bato, lahat. So you can see the performance of this bike is worth the money you're paying. So let's start on the engine itself. What's the new thing about this 1250 is that it has now the boxer engine. Ito na yung dyan sumisikat ngayon si BMW because of its boxer engine. Masasabi natin, it lessened the weight of the bike when you hop on it kasi yung weight niya na medyo nasa baba na, balance. Then, this bike is a dual overhead cam, 4-stroke and 4-valve. This bike is powerful, I would tell you, based on my experience, kaya-kayang hatakin. Kahit marami kang bit-bit dito, pannier ang ibibigay niya sa bike na to. So, when you go up front, then pakita ko sa inyo yung harap, ang ating gulong dito, nakita nyo naman, what best I like here is the spoke wheels and the gold rims. Ang gwapo, di ba? So this bike is a tubeless and the size is 120 by 70 by 19. And of course, they have this dual disc brake around 305 mm with the BMW Motorrad ABS. And ito ay 4-piston caliper. Ang ating front suspension, guys, is BMW Telelever, kung tawagin nila yung suspension, with a play of 190 to 200 mm. So really, it can be used talaga off-roads. Talagang ang play niya mahaba, so masarap siyang ilaro sa mga bato. Anyway, I love also how this GS was designed, yung signature beak nila. Yan, favorite ko yung part ng mga GS, yung beak, yung tuka nila dyan. And of course, our headlamp, turn signals, and tail light are all LED already. I'll show you later yung ilaw nito. And here, we also have an adjustable windscreen. Pwede taas, baba, according to your preference. Here naman, at our
our rear tire, we have a size of 170 by 60 by 17. Of course, with your gold rims and spoke wheels. And the 276mm single disc brake, 2-piston caliper with the BMW Motorrad ABS. So here, kasama na rin siyang mudguard as a stock pag nabili din nyo siya. And the suspension nito is a single swing arm to. And of course, the suspension is what they call the BMW Motorrad para lever. Pero yung suspension kasi ng dito is this, the lowest that they can have, the low seat itong GS na ito. Papakita ko sa inyo later yan. Ayan. So guys, here you can see the tail light, LED na rin siya, pati turn signals. Ganda nito sa how while I was riding, I can see that when you're braking, nagbi-blink-blink. Kitang-kita siya sa daylight. And of course, our exhaust, ito stock pa rin siya. So this is a 6-speed bike. This has a displacement of 1,254cc. So may 4cc ka pa. Sobrang naka display, oh, di ba? So this one is a powerful bike. Powerful ang kanyang throttle. They call it parang fly-by-wire throttle. Responsive siya talaga. And this bike, I would suggest only an honest review from Indie Rider. Only if you are already used to riding at galing ka sa lower CC, because this bike is powerful also. You have to have that skill already bago mo maride ang isang bike na katulad nito. And of course, may experience ka na rin sa riding kahit papaano. You cannot jump from a starter bike to this one, itong starter bike mo. This is for safety purposes. We should be coming from a lower CC. Then this is the upgrade that you can have. So here, pakita naman natin sa inyo kung ano yung makikita nyo sa handlebar. Jam-packed with features because of the price, sulit. So dami ng features na papakita sa inyo dito. We have the clutch adjustable lever. So, may switch lang yung ganyan, so you can adjust it to the length of your fingers. This one is very important because we know na pag naglo-long ride, unang minsan sumasakit ang mga kamay. So, dapat maganda ang ating clutching dyan. Then, we have this one pang navigate ng ating instrument panel. We have the menu, the ABS on and off switch, and the suspension. We have the passing light at the back with the bright and low din siya. Ito, daytime running light. Your cruise control, your hazard, your horn. Yan. And on the other side, you have your pang-heated grips. O, diba? That's one feature na meron nito eh. Then the modes, the kill switch, and the start. And of course, your brake lever also has an adjustable, ano yan, adjustable din yung brake lever mo. What's good about this bike, guys, is ito po, ang ating throttle is a fly-by-wire throttle na. Meaning, electronic na siya, hindi na siya kable. So, very responsive ang kanyang throttle. Konting ganun mo lang, andar na rin yan. Hindi ko lang siya ma-explain yung feeling, but I felt the difference of a cable throttle sa fly-by-wire throttle. Yun. This bike, syempre, one of the great feature, it's already keyless! Ayan, keyless na rin siya. Ang concern na usually tatanong sa akin, paano kapag nalobat? Yun ang yung tatanong mo, paano pag nalobat to, hindi ko na mabubukas yung bike ko? Well, actually, this key, may ilalagay ka lang dito sa likod, sa ilalim na upuan, ididikit mo lang yan dyan. Under na to, pindutin mo, a-under siya. So, parang yun yung emergency situation, biglang na low bat. Pwede mo siyang idikit doon, then ma-under mo. Then you can have this change siya sa BMW, yung battery. So, this one is keyless, so just put it in your pocket. Basta malapit lang. Hindi ko lang alam kung gano'ng kalayo yung range, pero basta malapit lang sa motor, ma-on nyo na. Ayan, on. There you go. Your instrument panel is 6.5 TFT display. Iba talaga kapag colored, ang ganda sa mata. Itang kita mo. Anyway, there you go. You got your speedometer, your gas. Then you have your temp. Then you have your time, your indicator. Sobrang daming features nito, guys. The mode, this one, this button, you can automatically change it to, look at that, ito rain. Naka-rain mode siya. Rain, road, dynamic, and enduro.
So ayan, easily you can change it while riding. Usually ang ginagamit, ang ginamit ko dito rain kasi ito yung parang mas mild setup nila pag road, rain and road. Pero yung dynamic kasi talagang very, may combination ng rider experience and the bike to. And the enduro, syempre pag nag-offroad ka. So that's the riding modes niya. And of course, ito sa kanyang menu, you can see here, you have the vehicle, the navigation, that's one of the features, media, there's a connectivity to your phone then, so yung media mo, music mo, phone, so settings, yan, baba mo, ayan, makikita nyo, connections, display information, ayan, ang dami-daming features niya, okay? Na talaga naman sulit yung binayad mo kasi the bike itself is actually helping you to be safe as well eh. Because of the features na meron siya, dito pinapakita lalo na kung kunyari may sira yung motor mo, may warning sign. Nga pala, this TFT display same as the F900R na nilabas nila. Parehas na parehas din daw yung kanilang instrument panel. So as you can see, this bike is not only helping you out with your riding, giving you also the safety features that you will be needing. One of the best na experience ko rin kasi dito is the hill assist control. Yung hill assist control, syempre nung una hindi ko alam ano yun. I've never experienced with my lower CC bikes yung mga features na ganito that you can only find in high-end bikes like this. So yung hill assist feature control na yon is that kapag ka naka-incline yung bike mo, which I felt ito yung naramdaman ko, honest review, yung hill assist niya is that when you bike at nakatayo kayo sa inclined position, nararamdaman ng bike na naka-incline kayo, pag clinic nyo itong pre-nest nyo yung brakes nyo na matagal, mag-a-activate yung hill assist feature. Ano ang mangyayari? Hindi kayo atras. So added feature din ito guys, this has the navigation. Parang meron kang bibili na Navi 6, they call it. You put it here, can help you sa mga, parang Google Map siya. Ayun, but it's a separate thing you have to buy to put it here. Meron din siyang USB port na, o diba? Parang ito guys, the features that the BMW GS R1250 HP gave you all the features that you will be needing on your long rides, mapa off-road at road. And the good thing about this bike kasi, pinag-aralan talaga nila din pati yung safety ng riders. Kaya ang dami niyang features like the hill assist control, tapos warning signs kapag may problema sa iyong motor, lalabas din dyan. Even the tire pressure. Yung mga tire pressure mo, lambot na yung likod mo, lalabas din yung warning sign dyan. Even if it's time for you to do PMS, ilalabas din niya yan dyan. So everything talaga, tinutulungan ka nung bike. Diba? And this one also is a quick shifter. May quick shifter na rin siya. So if you're running mga matataas na gearing 3rd or 4th, kahit hindi ka na mag-clutch, gear shifting na lang yun. Yun yung din isang maganda, lalo sa mga long rides. And one thing I would like to show you dito sa instrument panel is that itong My Vehicle. With that My Vehicle, ang dami mong makikita about your bike. Ayan o, check. Okay siya. Yung temp, yung oil, yung kilometers mo na pwede mong itakbo with the gasoline that you have, your battery, and you have pa onboard computer, ayan, tapos yung trip computer mo, you have the tire pressure kung kulang or sobra, papakita niya rin sa iyo, and also the service requirement kung kailan yung next appointment mo at remaining distance bago ka ulit magpa-service. So, ayan guys, diba? Talagang para kang may diary. Even yung mga tinakbo ng rides mo, nasisave din ng computer. So, you can see, this bike is one of a kind na talagang high-end bike na talagang ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo to be able to enjoy your long rides, short rides, off-road rides. Ito talaga yung bike na masasabi kong level up na talaga sa lahat ng adventure bike for me. The seat height of this one, this specifically na itong bike na to is a low suspension bike. So naka-lowest setting na rin to at naka-low seat to. Na-adjust ang seat nito kaya nakikita nyo may space because it was adjusted to my tunggok height.
So ngayon, na-adjust yan. Kung matangkad ka, pwede ilagay dyan. Tapos yung suspension, maganda. Kasi pwede mo i-adjust yung suspension. What's the good thing about an adjustable suspension is that the bike is helping you out to carry all your load. Yung pillion mo, yung panniers mo, yung top box mo, depende. Minsan, ikaw lang mag-isa, pwede mo adjust yung suspension mo. Kunyari, may kandate ka, o adjust mo rin siya, depende sa bigat niyo. At kunyari, talagang mag-overnight ka at ang dami mong bit-bit. At syempre, bago umuwi sa misis, kailangan may pasalubong sa mabigat ang load mo. Pwede mo rin adjust ang yung suspension. So this is, you know, the bike has everything that you need. So ngayon, ito, nasa setting siya na around 800. Kasi the highest settings nito is 850, 870. I think the Adventure Series nila nito. Tapos, yung low suspension can go lowest at 800. This one is at 800. Ngayon, I'll show you how I ride on this bike. Kasi nung una, when I got it sa Green Hills, this bike, finil ko kasi kung abot ko. So now we go to the seat height, which is very important for everybody. Lalo na pag adventure bike, kasi iniisip mo kung abot mo ba yung bike. Well, honestly speaking, itong bike na to, medyo nasad si Inday po. Kasi I was expecting talagang abot na abot ko to. Turned out, this is already in the lowest setting, lowest suspension, eh, one leg down pa po ako rito. Pero, if I am to have this kind of bike, I can do some lowering pa. Kasi you can buy the ultra-thin low seat. May nabibiling two-part. Sabi ng friend ko who has the same bike, may dalawang pampilyon, tsaka mas magbababa pa ng konti. So that can add to the height pa. Si Inday rider po is 5'4", and my inseam is very short. So this I think is around 800mm ang kanyang low seat height na nito. And thank you to Coach Toto for teaching me how to ride on this kind of bike. Kasi nga hindi ko abot eh. So pakita ko lang sa inyo, medyo hirap lang ako dito sa stand. Kasi nga dahil hindi ko abot, medyo may effort talaga ako. The weight of this bike is around 216 kilogram. Pero kapag full tank, umabot ka ng 249 kilogram. So mamount lang ako. Ang teknika kan I want to teach din also and share to you what Coach Toto taught me. Mounting a bike, para hindi ka mahirapan, lalo na adventure bike, luwagan mo itong handle bar mo, dapat nakaganyan. So, pag sakay mo, sabay tayo, right? So, here, yun. See? If you can see, I can reach the floor, pero very tiptoe lang. Yan. Tiptoe na tiptoe. Ngayon, if I would like to take off the stand, medyo may effort lang. Ayan. 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 So here, naka-tiptoe. Because of the weight of it, medyo binabalanse ko talaga. Pero honestly speaking, maganda ang balanse ng bike na to. Kahit na ang boxer engine niya nasa baba, actually, mas madali siyang itayo. Mas nadalian pa ako actually dito kesa sa F900R. F900R, nahihirapan ako itayo. This one, yung hindi nakababa yung side stand natin. But I can manage the bike. So ngayon, naka-one leg down ako. Yan. One leg down. Medyo tiptoe pa rin kahit one leg down. So when I use this bike, I'm gonna go on a stop. Nagwa one leg down ako. Kaya yung bike kasi ganda ng balance talaga ng bike na to. Totoo lang. Yung the usual na top heaviness ng mga adventure bike, di ba, nasa taas. But this one is well distributed sa baba at saka dito. Kaya siguro na itayo ko. Not all mga higher displacement kaya ko itayo na mag-isa. But this one, I can manage. So ayan, just to show you, I can really, actually, I can ride this bike, no? It's just that, when I'm alone lang, ang mahirap lang kasi, yung nakapark ka, i-atras abante mo yung bike, I think I cannot really manage it on my own. I'm an independent rider kasi. I want a bike that I can manage kahit ako lang mag-isa. Sometimes kasi I don't wanna be a burden sa mga ibang riders. Kaya, I choose the bike that I can manage on my own. So, if you are to choose this bike, make sure that you can maneuver it kahit sa parking, sa garahe, kaya mong ilabas, ipasok, pag nasa parking kayo, na mga medyo inclined, kaya mo rin siyang i-ano. For me kasi, yun yung parang naging hindrance sa akin for this bike. But, oh my gosh, yun kanyang ride experience ko dito. Ang sarap. Siguro ata hindi ako umabot ng 5th gear dito, tsaka 6th gear. Sobrang bilis eh. Parang first, second, third, parang okay na ako yung takbo ko. So, the weight of this bike is around 216 nga. Pagka fueled up ka naman, umaabot ng 249 kilograms. The fuel capacity of this bike is 20 liters with a reserve of 40.
liters. So ayan guys, this is another adventure bike na talagang adventure at its finest. Bakit ko sabi yun? Kasi punong-puno siya ng features and jump pack. And talaga namang, this bike is really meant for the adventurous person. The power, the riding comfort, no doubt about it, very comfortable. Even kung may pillion ka, may angka dyan, ay talagang masarap din ang ride niya. And the suspension likewise, is very adjustable. So, you can adjust it according to your preference in each and every ride. So, tsaka dito, hindi ka magsasawa eh. Kaya siguro nga, ang dami kong nakikitang naka GS1250 na talagang hindi nila binibitawan. Parang wala na silang ibang maisip na ipalit because they got already the best bike that they can ever have. Kasi hindi ka magsasawa dahil they have different riding modes, dynamic, rain, road. You can play with the bike with all the electronic features na dyan. Parang hindi ka magsasawa. Ang dami pwedeng gawin. Yun lang. At saka, you get the feel of the road and off-road din. Kung napagod ka na sa kaka-long ride mo sa road, edi mag-off-road ka at train ka naman. So parang you're getting worth of your money with this bike that I could really recommend. So ayan, to all the adventure riders out there na thinking this will be their goal bike, dream bike, marami naririnig dyan, dream bike nila to, eh hindi rin naman kayo magsisisi. But for me, this is also my dream bike, but for now, practice-practice muna si Inday para in the future, I can ride this kind of bike na talaga. So ayan guys, another adventure bike for you, for our adventure series. Always remember, gaya nga sabi ni Inday Rider, think safe, ride safe, and stay safe. Bye guys! Thanks for watching! First, gusto ko magpasalamat muna sa aking sponsor, Minokawa Performance Gear for my riding jersey. Ayan, very comfortable siyang gamitin even under your gears. Kasi nagagamit ko to, tapos plus pa may gear, okay naman ang pakiramdam ko, lalo na it's air-cooled and personalized for Inday riders. Ayan. So ayan guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Click that bell icon para lagi kang updated sa mga moto feature natin tuwing Sabado. And of course, please do follow us on Facebook, Instagram, and Shopee. And always remember, sabi ni Inday Rider, think safe, ride safe, and stay safe.